Mga idol, kung sa iba ay pinagdidirian ang lamang dagat na ito na tila baga bulati, ngunit sa Barangay Bantigi, sakop ng siyudad ng Masbate City, ay paboritong kainin ito ng ilan sa mga residente. Mula nga po dito sa Masbate City ay sumakay kami ng bangka na tinatawag nila na flatboat upang marating po ang Sitio Tinago, sakop ng Barangay Bantigi sa siyudad ng Masbate City. Pagkatapos nga po ng ilang minuto ay narating na namin ang isang barangay na ito kung saan dito kami mangunguha ng kakaibang lamang dagat na ito na parang bulati na kung tawagin sa amin ay sasing. At pagdating nga namin dito sa Sitio Tinago ay agad kaming sinamahan ng ilan sa mga residente nito upang manguha ng kakaibang lamang dagat na ito na kung tawagin ay sasing. At sa atin pong episode ngayon mga idol ay samahan nyo kami upang manguha tayo ng kinadidirian ng marami ang kakaibang lamang dagat na ito na kung tawagin sa amin ay sasing. At sa amin ngang pangunguha ng kakaibang lamang dagat na ito mga idol ay dito ko natuklasan na hindi pala biro ang pangunguha sa kakaibang lamang dagat na ito. Mayroon kaming tagad na dala mga idol upang mahuli ito at napakabilis nitong pumasok mga idol sa lupa at sa buhangin. At kung patuloy ka pa rin po na nanonood sa aking video, ay iniimbitahan ko po kayo na i-follow nyo po ang aking page na Bus Ang Pil Vlogs. At patuloy nga po kami mga idol sa paghahanap at pangunguha sa kakaibang lamang dagat na ito na kung tawagin ay sasing. Ito nga mga idol ay madalas mahuli kapag panahon ng low tide. At sa puntong ito nga mga idol ay kasama ko pa rin sila kuya upang manghuli ng kakaibang lamang dagat na ito. At yun na nga po mga idol ay agad nang tinikman ng aming kasama at sa tingin ko ang mga idol ay sarap na sarap si kuya sa pagkain sa lamang dagat na ito. At syempre mga idol, hindi rin tayo nagpahuli at tinikman din natin ang kakaibang lamang dagat na ito. At halos po mag-iisang kilo na nga mga idol ang aming nakuha sa kakaibang lamang dagat na ito na para bagang bulati kung yung tititigan. At syempre mga idol, yung isa sa aming kasama ay sinubol ko na rin kumain upang patunayan na itong mga lamang dagat na ito ay ligtas talagang kainin at napakasarap po. At kung nagustuhan nyo nga po mga idol, ang video na ito ay pwede nyo itong i-share sa inyong mga kakilala, kaibigan at kamag-anak. At yun na nga po mga idol, tapos na kami manguha ng sasing at agad ko nga po itong hinugasan dito muna sa dagat at mamaya ay dadalhin ko na ito sa dalampasigan upang doon na natin tapusin na linisin ang kakaibang lamang dagat na ito. At yun na nga po mga idol, ay naghanap na ako ng pipistuhan kung saan doon ko ito lilinisin. Una nga po mga idol ay tagad kong tinanggal sa container at inilagay ko sa plato upang simulan ng linisin at tanggalin ang bituka ng kakaibang lamang dagat na ito. Yun nga mga idol, kinakailangan baliktarin upang masiguradong malinis ang kakaibang lamang dagat na ito na tinatawag sa amin na sasing. At yun na nga po mga idol, tapos ko nang mabaliktad ang katawan ng kakaibang lamang dagat na ito na tinatawag sa amin na sasing. So mga idol, lilinisin na nga natin ito mga idol ng syempre malinis na tubig upang siguradong safe itong kainin. At syempre po mga idol, ang napili kong recipe sa kakaibang lamang dagat na ito ay kinilaw. So ito mga idol, susubukan natin kilawin at matitikman natin mamaya kung gaano kasarap ba ang kakaibang lamang dagat na ito. At agad nga po akong naghiwa mga idol ng kamatis, siyempre sibuyas na bumbay at siyempre mga idol hindi rin mawawala yung sili para mas lalong umanghang itong ating kikilawin ngayon. At sumunod nga po mga idol ay agad ko na inilagay yung kamatis, sibuyas at siyempre yung sili para mas lalong sumarap itong ating kinilaw na sasing. At di rin po mawawala mga idol ang isa sa pinaka-importanting sangkap sa pagkilaw sa kakaibang lamang dagat na ito. Suka nga po ng niyog mga idol ang ginamit ko sa pagkilaw. At syempre mga idol, nilagyan ko na rin ito ng asin para malasa at syempre masarap ang pagtikim natin mamaya ng ating kinilaw na sasing. At sumunod nga po mga idol ay agad ko itong hinalo ng aking kamay upang mahalo yung mga rekado na isinama ko dito sa aking kinilaw. At naghanda na rin ako ng kanin at sobrang excited nga ako mga idol na tikman ang fresh at masarap na kinilaw na sasing. At ito na nga po mga idol sa wakas, natikman ko na rin ang malutong, fresh at napakasarap na kinilaw na sasing. Sa unang subo ko nga mga idol ay dito ko napatunayan na hindi pala talaga malansa ang kinilaw na sasing. At kung natakam nga po kayong mga idol sa kinilaw na sasing, ay comment po kayo kung taga saang lugar kayo para malaman ko po kung saan nakarating ang video na ito.
At sana po mga idol, huwag niyong kalimutan na i-share niyo ang video na ito sa inyong mga kamag-anak, friends at kakilala upang marami pang matakam sa ating mga pagluluto. At siyempre mga idol, nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin na sumama sa pangunguha ng kakaibang lamang dagat na ito na tinatawag na sasing. At ngayon na nga mga idol, sobrang busog po mga idol sa kinilaw na sasing. At big shout out din po mga idol sa ating mga OFW na patuloy na sumusuporta sa bawat episode ng ating mga pagluluto. At yun na nga po mga idol, sarap na sarap pa rin ako mga idol sa pagkain ng kinilaw na sasing. Napakasarap din po mga idol ng aming nabili na kanin. At yun na nga mga idol, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay huwag niyong kalimutan na i-follow ang aking page na Boss Ampil Vlogs. Maraming maraming salamat po mga idol sa inyo pong lahat sa patuloy niyong panonood. At siyempre po, higit sa lahat, hindi ko rin mapalilimutan na pasalamatan yung sumama sa amin sa pangunguha ng kakaibang lamang dagat na kung tawagin ay sasing. At sa sobrang sarap nga po mga idol ng kinilaw na sasing, ay naubos ko nga po ang isang plato ng pinggan. Siyempre mga idol, busog na busog ako sa aking kain sa pananghalian. Okay. Super.